Magandang araw. Ako nga pala si Gerald Ro at ipapakita ko sa iyo kung paano gawin itong vector equals gamit ang Netscape. Bago muna tayo magsimula, open muna natin ang document properties. Dito sa document properties, palitan lang natin ang display units ng pixel. At sa iba pa naman, yan check lang natin ang border. Tapos, isarado na natin. Tapos, i-open natin ang align and distribute object. Pwede natin siyang open ng shift control A para sa pag-align ng mga gagawin natin mamaya. Pati na rin ang edit objects, colors, and gradients, properties. Yun, okay na. Pwede na natin simulan. Gagawin na natin. Mag-upisa muna tayo sa circle. Pakipindutin na sabay ang control plus shift key upang makagawa tayo ng perfect round circle. Tapos, kulayin natin ng black. Lagyan natin sa gitna, tapos i-resize natin. Pwede mo rin gawin yung gusto mong size. Depende sa gusto mo. Tapos, right click para ma-duplicate natin. Palitan natin yung size niya, katulad ng ginawa natin kanina, control plus shift key. Tapos, papalitin lang natin. Dapat, mas maliit siya. Lalagyan natin siya sa gitna. Sa bandang baba, gumawa naman tayo ng number 8. Pwede mo rin gawin yung pwede mo pindutin yung create and edit objects para makagawa tayo ng number 8. Tapos select natin. Select natin lahat. Tapos pumunta tayo sa align and distribute. I-align lang natin siya horizontally and vertically. Pindutin natin ng number 8. Pwede natin i-resize ang number 8 para mas maganda siya tingnan. Tapos, pindutin natin ang black circle. Right click. Punta tayo sa fill and stroke. Piliin natin ang radial gradient. Edit gradient. Tapos, pindutin natin yung gitnang stops. Sa gitnang stops, papalitan natin siya ng gray. Sa labas naman, gawin natin siya mas dark. Balik tayo sa block. I-move natin siya sa bandang taas para magkaroon tayo ng lightning. Yun yung magiging gain natin para magkaroon tayo ng reflection. Para mas mukha siya yung 3D at buhay. Yun. Pwede pa natin dagdagan para mas maganda tignan. Para madagdagan natin yung stops, ito ang stops. Double click lang natin para makapaglagay tayo ng palibagong stops. Select natin yung pangalawang stops. I-adjust lang natin siya hanggang sa maging dark. From light to dark. Mula sa gitna ng mas gray patungo sa pinakalabas na mas dark o black. Taas natin gumawa. Nagawa naman tayo ng panibago. Palitan natin ang kulay niya. Gawin natin red para mas hindi tayo malito. Katapos, i-resize natin ng kukunti. Nagawa tayo ng reflection. Ngayon naman, gumawa tayo ng panibago. Mas papalitin natin at palitan natin ang kulay blue. Iwasan lang natin ang opacity. I-right click at i-duplicate natin siya. Tapos select natin yung red. Pag magsiselect ng object, kailangan naka-shift key bago mo siya i-difference. Na parang donut. Katulad nito.
Gagawa naman tayo ng panibago. Piliin natin ang kulay blue. Alisin natin yung fill. Ito tayo sa stroke style. Palitan natin yung stroke style niya into 12 pixel. Pagkatapos, i-align natin siya horizontally and vertically. Centered. Tapos, select natin ng red shapes. Bago mo pala natin gawin yan, gawin natin siyang stroke to path. Kasi kapag hindi natin ginawa yun, yun ito yung magiging kalalabasan. Pag ginawa natin yung difference sa path, hindi siya lalabas. Pero kapag ulitin natin, papalitan natin yung stroke to path bago mo natin. Tapos i-select natin yung red shape. Tapos, i-difference natin. Mas makikita natin yung result na mas maganda. Diba? Tapos, select natin ang rectangle and square shapes. Kuha tayo ng square. May ibang din taas. Fill natin siya ng blue para hindi tayo malito. So, lalagyan lang natin siya dito. Hanapin lang natin kung saan yung bahagi na may reflection. Siguro dito na yung tama. Select natin yung red shapes. Red, color red na circle shape. Tapos intersect natin. Nice! Meron na tayong ano, first step sa reflection. Ngayon, di pa tapos yan. Ito naman tayo yung pag-uwi niya para mas maging realistic talaga. Pwede natin iikot pang square o rectangle. Katulad ng ginawa natin kanina yung 12 pixel, pwede nating paliitin ng atong rectangle into 12 pixel para mas maging patay yung object natin. Select natin ang ating ginawa kanina. So, pagsiselect pala, kailangan gamitin yung shift key. Dahil kung hindi, hindi siya masiselect. Pero, anong pareho? Yan, nakuha na natin. Ngayon, papalitan natin yung kulay white. Masalan natin yung opacity to 100%. Pwede natin buwasan. Lagyan natin ng blur para mas maging ganda yung tignan. Depende sa video kung gusto nyo patigan o buwasan para mas maging maganda yung design. Next, nagawa ulit tayo ng circle para sa babang ano, reflection. Taasan natin ang blur. Adjust lang natin siya kung saan anong percent na natin gusto. O mas maganda ang tignan. I-adjust lang natin siya kung saan siya babagay. Palalaki natin konti. Paliitin. Iikot. Gagalaw. Tapos
i-adjust natin konti. Palaki rin. Bababa natin yung opacity. Masa sa inyo kung gagawin niyo yung mga setting na ito or gagawa kayo na mas maganda. Hindi naman, gagawa tayo ng below. I-adjust lang natin siya. Dito ba o dito? Saan siya magandang pinin? Siguro dito na lang. Mapalitin ko lang siya. Tapos, dito kayo. Tingin niyo. Nakabago siya dito. Papulitin ko lang. Para mas maging highlight yung pasang kaya. Or papasa natin yung blur. Ayan. Para lito yung reflection. Let's duplicate natin. Ito yung magiging shadow natin. Select lang natin sa taas ng arrow. Tapos ibababa lang natin siya. Tapos, dito natin yung opacity tsaka yung blur. Para mas maging realistic. Lagyan natin siya sa bandang baba. Pwede natin pipitin yung control key para mas maging align siya sa gitna. Makakatulong yun para hindi tayo mawala. Kaya tinig natin yung isang object, basta nakakontrol siya, pwede siyang mag-center. Yan, tapos na. Salamat sa panonood. Pag-subaybay sa aking logo design. Sana matuwa kayo. Pag-raise, subscribe.